Explorers, isa sa pinagmamalaki ng ating bansa ay ang mga OFW o Overseas Filipino Worker dahil lumuluwas pa sila ng ating bansa upang doon makipagsapalaran. Pero alam nyo ba na merong tinuring na bayani dito sa lalawigan ng Rizal dahil lumabas lamang siya ng ating bansa? Walang iba kundi ang taong yan, si Tomas Claudio, ang kauna-unahang Pilipinong lumaban sa unang digmaang pandaigdig. Pero bakit nga ba siya naging bayani dahil dito? Yan ang sasagutin natin sa video nito. At ating aalamin ang buhay ni Tomas Claudio, ang kauna-unahang Pilipinong lumaban noon sa World War I. Let's go! Papunta ako ngayon sa Morong Rizal, ang bayan kung saan ipinanganak si Tomas noong ikapito ng Mayo sa taong 1892. Sa bayang ito lumaki sila Tomas at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na si Adela at Arturo, kasama ang kanyang mga magulang na si Gregorio Claudio na isang violinista at Pelgia Mateo na isang mananahi. Bata pa lamang si Tomas ay nakitaan na siya ng tapang at hilig pagdating sa military service. At nakitaan ito ng hilig sa pakikipagsapalaran at tikas, adventurous daw ito. Ayon sa ilang mga artikulo, ay may katigasan ng ulo itong si Tomas. Ngunit di ito naging hadlang upang siya ay mahalin ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang masayahing disposisyon. Explorers, yung nakikita niyong gusali sa likod ko, dyan noon nag-aral si Tomas Claudio nung ika-elementaryan niya. No? Yung building na yan ay tinatawag na komandansya ng mga panahon na yun. Kaya, yan. Ngayon, ano siya? Museum ng Morong. Diyan makikita yung mga ilan sa mga kagamitan ni ano ni Tomas, no. Yung sulat niya sa kanyang kapatid nandiyan. Pero nandiyan lahat ng mga mahalagang dokumento tungkol sa kanya, lahat ng litrato niya nandiyan sa loob niyan. So, ngayon sarado pa siya. So, hindi tayo pwedeng makapasok sa loob. Sa isang military exercise sa kanyang paaralan, ay nagpakita si Tomas ng senyales ng isang magaling na opisyal ng militar. Kaya binigay sa kanya ang rango ng battalion commander noong 1907. Ngunit sa kasamaang palad, ay sa parehong taon ay namayapa ang kanyang ama. Ngunit nagpatuloy pa rin si Tomas sa kanyang buhay. Natapos na niya noon ang elementarya ngunit hindi pa niya natatapos ang high school. At doon ay naging guard siya sa Bureau of Prison pero di kalaunan ay natanggal din siya noong 1911 dahil nahuli siyang natutulog sa oras ng kanyang trabaho. Ngunit hindi dito natatapos ang kanyang pakikipagsapalaran sa buhay dahil lumabas siya ng bansa upang doon magtrabaho. Ilan sa mga pinasok niya ay ang pagtatanim ng tubo sa isang sugar plantation sa Hawaii. Nagtungo din siya sa Alaska at doon ay pumasok siya bilang isang tagalata ng mga salmon o salmon canneries. Pagkatapos ng lahat ng yon, nagtungo naman siya sa Reno, Nevada kung saan nagtapos siya bilang isang commerce noong 1916 sa Clark Heald's Businesses College. At nang makagraduate ay tumanggap siya ng clerkship sa isang city post office. Yan Explorers, no? Dito kami ngayon sa simbahan ng Morong. So, Tol, may posibilidad no na dito nagsimba siya no, no. Kasi matagal na 'to simbahan na 'to eh. So may posibilidad na dito siya nagsisimba dati. So balik nga tayo sa kwento. Noong ika-6 ng Abril taong 1970s, pumasok na ang Amerika sa gera laban sa Central Power. Mas kilala sa tawag na Central Empire no. Doon ay binuo ng Philippine Assembly ang Philippine National Guard bilang kontribusyon sa puwersa ng Amerika upang magbigay ng suporta sa mga sundalo nito. No. Kaya dito ay pinayagan ng mga Pilipinong nagtatrabaho noon sa mga Hawaiian sugar plantation at pineapple plantation at iba pang industriya upang magrehistro sa US military draft noong 5 ng Hunyo
taong 1917 at ikalabing dalawa ng Setyembre taong 1918. Ilan dito ay nagbolontaryo at ang iba naman ay na-draft. At ang iba naman ay nagsilbi sa Schofield Barracks Fort Shelter at Hawaiian National Guard mula sa ranggo ng private at sarehento. Isa sa mga nag-apply dito ay si Tomas Claudio. Ngunit dalawang beses siyang hindi natanggap. Ngunit sa pangatlong pagkakataon ay nag-apply ulit siya sa US Army noong ikalawa ng Nobyembre taong 1917. Sa pagkakataong ito ay natanggap na siya at napabilang sa 41st Infantry Division at doon ay umalis siya ng Europa noong ikalabing lima ng Disyembre. Ang panghuli sa kanyang destinasyon ay ang France kung saan nagsilbi siya sa Trenches of the Tour Sector at kalaunan sa The Reserve Division malapit sa Paris. Kasunod naman ito ay naatasan siya sa Montdidier Front. Ngunit sa kanyang mga sunod-sunod na pagkaka-assign sa iba't ibang bahagi ng labanang ito, ay ito na pala ang huling mapupuntahan ng bayaning ito. German deserters were crossing the lines in ever-increasing numbers with stories that all leave had been cancelled, that something terrible was about to happen. Men and still more men marching towards Verdun. They were old hands, these men. Old hands of 25 or 30. Many already wounded in action, toughened by 2 years of war. Sa ilalim ng pamumuno ni General John Pershing, nagsunod-sunod ang pagkakapanalo ng mga Amerikano sa atake ng Germans. Isa si Private Claudio sa naging bahagi ng mga mahalagang labanang ito. Patuloy pa rin ang matinding pagbomba at pag-atake sa No Man's Island. Kaya dito ay makikita ang ilan sa mga karaniwang nakikita sa gera. Ilan dito ay ang mga naiiwang parte ng katawan sa mga barbed wires. Yo, bago natin ipagpatuloy ito, gusto ko munang balikan yung tanong na sinabi natin kanina sa intro. Kung bakit nga ba siya naging bayani? Gayon ay nakipaglaban naman siya sa ilalim ng pamahalaan ng Amerika. At ito yung sagot dyan. Isa siguro sa pinakamalino na dahilan kung bakit siya tinuring na isang bayani ay ang kanyang pagmamahal sa bayan. At ito ay pinatutunayan ng sulat niya para sa kanyang kapatid na isinulat niya pagkatapos niya mag-apply sa US Army. Ang sabi sa sulat, "My dear sister, I'm writing you this letter to tell you that I have enlisted in the American Army. When I went to enlist, I was told that I could be exempted since I am a Filipino. But I replied, because I am a Filipino, I feel all the more that is my duty to enlist. If I am killed in battle, you will have the consolation of having had a brother who willingly did his duty for his country. Meanwhile, let me say to you what I always say. Be great, my dear sister. Take care of our little brother Arturo. And if we never meet again, adios forever, Tomas." Isa sa dahilan kung bakit ako pumunta sa bayan ng Morong Rizal ay upang hanapin ang mga saling lahi ng kapatid ni Tomas na si Adela at Arturo. Nagtanong-tanong kami sa mga residente at napag-alaman namin na masyadong malayo sa kinaroroonan namin ang kanilang tahanan. So, Sen Explorers, kasalukuyan natin hinahanap yung mga saling lahi ni ni Tomas Claudio kasi nagkaroon nga ng mga anak yung mga kapatid niya. So, ayon sa isang historian dito sa sa Morong, ay yung mga saling lahi ni Tomas, nakakasama nila dati. So, hindi natin alam kung saan sila nakatira, pero merong mga clue na andito lang sila sa banda dito, yung para ay oh, yun sa Kaingit. Yun yung binigay sa ating yun yung binigay sa ating na clue. Kaya yun inaalam natin kung saan ba talaga nakatira yung mga nakausap din namin ang kapitan ng barangay sa Morong. Ngunit parehas lamang ang nakuha naming sagot mula sa kanya. Tatanungin mo si Jerome. Mateo. Jerome Mateo. Kumbuka sana yung Mateo. Ito naroon yung ating story. Pupunta sana. Sa marami dito, baka sakala may tao. Sa museo. May museo. Wala pa, sarado daw po. Saan?
sinubukan naming hanapin yung mga saling lahi. Yung mga saling lahi ni Tomas Claudio. And sabi sa amin sa barangay na malayo daw, malayo dito sa kinaroroonan namin yung ano, yung mga saling lahi niya. So hindi na namin sila mapupuntahan kasi yung budget namin sakto lang. Tapos naglalakad lang kami. So, yun. Oras na para tumungo tayo sa pinakamalungkot na parte ng kwentong ito. Dahil noong 29 ng Disyembre, taong 1918, ay nangyari na nga ang inaasahan ni Tomas. Dahil sa mga nakaraang mga laban niya ay meron na siyang mga tinamang sugat, dinala siya sa isang field hospital. Habang nagpapahinga siya ay nabalitaan niya ang tangkang pag-atake ng hukbong aliman sa posisyong naagaw ni General Pershing. Kaya doon ay binuhos niya ang kanyang natitirang lakas upang tulungan ang mga kakampi niyang nasugatan sa barbed wire at nasaksak ng mga bayoneta. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa daming natamong sugat, kinabukasan ng 29 ng Disyembre ay binawian si Tomas ng buhay. At doon ay naitala ang kauna-unahang Pilipinong nagbuwis ng buhay sa pakikipaglaban sa unang digmaang pangdaigdig. Pansamantala muna siyang nailibing sa France. Pero taong 1921 ay hiniling ng pamilya ni Tomas na iuwi sa Pinas ang kanyang mga labi. Isang linggo itong nanatili para masilayan siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Pagtapos ng lahat ng iyon, ay niluwas siya sa Manila North Cemetery upang doon siya gawaran ng bayaning libing dahil sa kanyang tapang na ipaglaban ang demokrasya. Kinilala ng pamahalaan ng Amerika ang kabayanihang ipinamalas ni Tomas Claudio. Sa katunayan, ang ilan sa mga pangunahing lugar sa Morong Rizal ay ipinangalan sa kanya. Una na doon ay ang Tomas Claudio Elementary School na na-establish noong 1920s. Kasunod naman noon ay ang Tomas Claudio Colleges na na-establish noong 1950s. Noon namang 1920s, sinimula ng construction ng pangunahing kalsada dito sa Morong na pinangalanan ding Tomas Claudio Street. Isa sa binisita ko ay ang tahanan kung saan noon nanirahan si Tomas. Upang matunton ang bahay na iyon, ay nagtanong-tanong ulit ako sa mga residente. Ay naituro nila sa isang lumang bahay na meron ng clinic. Wala na to. 10 floors. Ayan yung bahay ni Tomas Claudio. Itong bahay na to. Ngayon, pinapaupa na lang siya. And tingin ko under renovation. May kita dito. Dito nanirahan noon si Tomas, no, kasama yung pamilya niya. Pero meron siyang dalawang bahay dito sa Morong, sabi ng matanda. May bahay pa daw siya dito sa, may isa pa daw siyang bahay dito sa Morong, dito sa Antipolo. Sa Morong. Ay. Pero yun nga, medyo malayo yun dito kaya hindi natin mapuntahan. So ito na lang yung nakita natin. Wala tayong mapagtanungan ngayon kasi wala yung nakatira dyan, yung pumupunta dyan. Tingin ko under renovation siya and parang may mga tinatanggal na. So nakakalungkot lang. Sana mapanatili nila yan. Yun. So yun, explorers. Sa kasamaang palad, marami pa rin ang nagtataka kung bakit nga ba siya binansagan bilang bayani, no? Dahil hindi naman daw siya nakipaglaban sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Pero explorer, sa nakikita ko sa storyang ito, maraming dahilan kung bakit siya dapat tanghaling bayani, no? Isa na doon ay ang katulad ng ginagawa ng mga OFW sa kasalukuyan, no? Dahil binuhos niya yung buhay niya para sa kanyang bayan at sa kanyang pamilya. Maraming salamat, explorers. Subscribe kayo kay John Mark, nasa description. And peace out. Woo! Yo, gusto ko lamang magpasalamat sa Morong Museum, no? Kung hindi dahil sa kanila, hindi makukumpleto yung pag-research ko about kay Tomas Claudio. So, gusto ko pong magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo ako ng oras para maipresenta sa inyo yung idea, no? Na, yun. So, yun, guys. Let me know, no, kung okay lang ba sa inyo yung narration ko sa video na to. Kung re-ratean nyo, bigyan nyo ng rate. And, yun, maraming salamat. Yeah. Peace out. Subscribe.